to all po, kapamilya. Welcome po ulit sa ating daily devotion and congratulations po sa ating lahat dahil believe it or not, this is the last day, the 40th day po ng ating purpose-driven life. And bago po tayo mag-start, pray lang po tayo. Father God in heaven, we come to you, Lord, as one family and we thank you, Father God, na natapos po namin ang aklat na ito na punong-puno ng mga salita nyo, ng pangako ninyo at paliwanag kung paano po namin gagamitin ang buhay na binigay ninyo sa amin. Lord, kayo po ang mag-guide sa amin, sa mga, kayo po ang magsalita sa amin lahat sa araw na to. Gamitin nyo po ako, Panginoon, na maalala ko po yung mga special points and na gusto nyong mas maintindihan namin. At tulungan niyo po kami, Lord, na pagkatapos nito, gagalaw po kaming lahat. We love you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po, kapamilya, 40th day na po natin ngayon. And ang title po natin sa araw nito is Living with Purpose. Siguro po mula umpisa pa, nag-start tayo, nag-welcome tayo sa libro na to. Yun na po yung talagang sinasagot ng ating sinagot ng aklat na to sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, one verse po na magfo-focus tayo, ang dami pong verse, pero ito po yung pinaka-highlight natin. David served the purpose of God in his generation. So palitan nyo nga po yung David at palitan nyo ng pangalan nyo. Sabi nyo nga, Myla served the purpose of God in his generation. Sana po yan po yung magiging tatak natin pagka natapos na po tayo sa mundo, pag expiration time na natin, no? At maaalala ng mga tao na masasabi sa atin na na-serve natin yung purpose na pinapagawa ni God sa atin. Kung titingnan po natin, sabi niya, serve the purpose of God. Hindi niya sinabing serve His purpose. Hindi ibig sabihin, hindi yung gusto niya, kundi ang gusto ng Panginoon in His generation. Kasi po meron lang po talaga tayong time, limited time dito sa mundo na binibigay ng Panginoon. Kaya nga po, it's about time na mag-start po tayo. Kung naka-start na po tayo, then continue. Pag hindi pa po natin nalaman noon kung anong purpose natin, by this time, I believe that God is touching us. Lahat po ng nakikinig ngayon, na meron na pong ibinibigay ang Panginoon sa atin na dapat natin gawin. So, tulad na, haharap po tayo eh. Isang buhay lang meron tayong lahat. At sana po, mabigay po natin yun sa purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo pinili, kung bakit tayo nandito, at kung bakit tayo nabubuhay. Pangalawa, alam niyo po yun, ayaw man po natin o gusto natin, haharap at haharap tayo sa Panginoon at i-account po niya tayo. At siguro ang number one na tanong niya, anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Sana lahat po tayo makakasagot na, Lord, ginawa ko po yung gusto ninyo sa buhay na binigay niyo sa akin. So, dito po sa aklat na to, nakita po natin ulit yung mga sagot na, sino ba ako? Yung identity ko. Hindi yan dahil sa kung anong meron ka, kundi kung sino yung nasa sayo at kung si at yun ang presensya ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Na tayo ay anak niya at create niya. Pangalawa yung ano bang halaga ko? Ano bang halaga ko dito sa mundo? Bakit ako nandito? Aba, kay napakahalaga. Tayo pong lahat ay mahalaga dahil pinili tayo ng Diyos dahil may papagawa siya sa atin. At ang panghuli po na tanong na pwedeng maisip pa natin eh, ano ba ang impact ko? Ano bang kabuluhan ng mga ginagawa ko sa mundo? Para hindi po masayang ang lahat. Balikan po natin lahat mula sa umpisa at idugtong po natin sa mga sinabi ni Ate Ems, nila Ma'am Che about the mission, about your testimony kay Ma'am Jazz, and pagdugtong-dugtongin po natin mula sa pinakaumpisa. Kaya mahaba-haba, no? Pero ang bait ni Lord kasi po talagang gusto niyang maging
brief and short para maintindihan natin ng buong buo. So ano po ba yung 5 purpose na ginawa, bakit tayo nandito sa mundo? Una po, di ba, we are made for God's pleasure. At ito po, yung sinasabi ni Auntie Ems na worship, yung buhay na nag-worship tayo kay Lord, love God with all your heart, mind, soul, strength. Yun for po yung first. Is yung buhay natin to please God is to worship God. Kaya nga po dito, sino nga pang sentro ng buhay ko? Dapat po, ang sentro talaga ng buhay natin ay ang Panginoong Jesus. At paano nyo daw po malalaman kung talagang ang si God ang center ng buhay natin? Alam nyo daw po kung ano? You are worshiping God in bad times and in good times. Kumbaga, hindi ka mahihinto ang buhay. Sabi niya po kasi, kung ano daw po yung sentro ng buhay mo, yun yung ginudyos mo. And makikita daw po natin kapag hindi si God yung sentro ng buhay natin, ay nag-worry tayo. Ayan, mga kapamilya, kaya medyo pagka nag-worry, nag-iisip tayo, pero alam niyo yun, yung nandoon pa rin tayo sa sentro, nandoon pa rin tayo kay Lord, yung tatayo pa rin tayo at magtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Sabi nga po sa Philippians 4 verse 7, a sense of God's wholeness. Andyan ba talaga si Lord? Siya ba talaga yung buong buo ba ang Panginoon? Sentro ba siya sa inyo? Dahil yun daw po yung the sense of God's wholeness will calm and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. So yun po yung isang ano na you can always worship God sa kahit ano, and that pleases God. Yung sa kahit ano pong ginagawa natin, sa lahat ng mga kilos natin, sa mga sinasabi natin, sa lahat ng iisip natin, we can worship our Lord every day and every moment of our lives. Kaya po, hindi nawawala ang smile, hindi nawawala ang joy sa atin. Kahit minsan nga, umiiyak ka, pero joyful ka pa rin, di ba? Sa sobrang tuwa mo, ay naiiyak ka. Lord, ang grabe, ang galing mo talaga. Dito sa problema namin, ganito ang ginawa mo. So, ayan po yung una. You are made for God's pleasure, and that is worship. Pangalawa, you are made for God's family. At dyan po, nakadikit naman po yung ating fellowship. Fellowship with one another. So, dito po, how are you committed sa ating sa kapamilya natin sa church? Dapat po nandyan din yung connection. Anong function mo? Hindi ka lang yung nakaupo. Kumbaga, anong function mo as you fellowship as part of God's family? And syempre po, dahil doon, makikita nyo that you will mature. Hindi ka na forever baby Christian. Maghahanap ka na ng way. At yun na po yung pangatlo. As you grow and mature, sabi niya, you are made to be Christ-like. Andito naman na po yung discipleship. Dahil hindi forever na fellowship ka ng fellowship, no? Ang mangyayari din dyan, as you grow, nandoon na rin yung sense of discipleship, dahil dito po sinasagot yung character na natin na nawawangis na sa character ng Panginoong Jesus. Sabi niya nga po, God is far more interested of your character, what you are, and not on what you do. So, nakikita po ni Lord yung gusto niya po yung character natin, eh, yun nga po yung binabago niya, yung magiging humble tayo, magiging obedient tayo, magiging patient. Ano niyo po yung, andito po papasok yung beatitude, yung are you meek, peacemaker ka ba? Ano pa yung fruit of the Holy Spirit? Naalala niyo, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Andyan ka na ba? Nakikinikinita na ba natin yung sarili natin na meron tayo yung character na gustong mabuild sa atin ng Panginoon? To be Christ-like.
Sabi niya nga po, mahirap. Kasi po, hindi naman instant yun eh. Kaya po, sabi niya, huwag kang madi-discourage pag nag-stumble ka. Don't give up. Stand up again. Meron at merong pagbabagong gagawin ang Panginoon sa atin. Hindi pa siya tapos, mga kapamilya. Kaya nga sabi niya, katulad po ng sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, tandaan po natin itong verse na to. Sa 1 Thessalonians 2 verse 4, keep a firm grasp on both your character and your teachings. Kaya po, magkaroon man po tayo ng mga semplang sa buhay, hawak pa rin po tayo, kapit pa rin po tayo dun sa character na tinuturo ng Panginoon at kung ano po yung mga tinuro sa atin na tayo ay dapat maging. Don't be diverted. Just keep as it. Diretso ka lang. Huwag kang susuko dahil hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. So, yan po yun dun sa ating character. And fourth, sabi niya, is to serve. We are created to serve. Sabi niya po, it is not an option, kapamilya. Kaya po, galaw-galaw, serve na po tayo. Siguro pag natapos na po itong 40 days natin na pag-aaral, marami na pong tatayo at sasabihin na gusto kong magsilbi sa Panginoon. Yan, pinananalangin po. At dito na po papasok yung pagmi-minister natin. Kasi po, hindi lang po tayo nag-fellowship sa kapwa nating believer. Dapat po, nagsiserve din tayo in a way kung saan tayo plinant ng Panginoon. To minister to others. Sabi nga ni Ate Ems, yung pagmi-minister natin, hindi lang kung halimbawa kailangan ng makikinig sa kanila o mag-encourage sa kanila. Kaya po, kahit saan tayo, magagawa po natin yan sa pamilya man natin, sa kaibigan natin, sa kapitbahay man natin. Dahil tinawag tayo ni Lord to serve, hindi lang po sa believers but also to others para mapakita natin ang Panginoon sa kanila. At dito po makikita natin kung paano ako magsaserve, hindi ko alam, yung paano ka ginawa ng Panginoon. Hindi ka naman pwedeng kumanta kung hindi ka naman binigyan ng gift, spiritual gift mo na kumbaga is... Kung iba-iba naman yung tono ng iyong ipagkanta o ano at hindi makaka-worship yung tao dahil si God ibibigay niya yung ability sa atin. At alam ko po meron po ako mga kilala na dati wala sila sa tono no pero yung nag-worship sila kay Lord talagang binigay yung ability sa kanila bago manda po ang pagkakanta nila sa ano. Kaya po kung meron kayong gifting sa pagkakanta meron po tayong worship team na pwede kayong sumama at kung doon po yung passion nyo sinape kayo ng Panginoon doon. Sabi nga po, remember, eto po isa sa mga verse na gustong-gusto ko. Dahil nakita ko yung pagmamahal ng Panginoon na walang aksidente at higit sa lahat meron responsibility na kasama. Ano po yun? Sa John 15:16. Sabi niya, Jesus said, you did not choose me. Ano, pinili natin si Lord? Hindi. Alam niyo po ba, nasa ang Panginoon pa rin ang nag-co-convict sa heart natin at si God the Father siya ang binibigay niya tayo sa kanyang anak na si Jesus Christ. Pinili tayo ng Ama na nasa langit para, Jesus, ito ang aking pinipili ko ito. Ikaw bahala sa kanya. Alam niyo yun? Kaya namatay si Jesus Christ para sa atin. Sabi niya, you did not choose me, but I chose you. Pinili niya tayo. And appointed you. Hindi lang po tayo pinili para piliin lang para hayay ang buhay. Hindi, in-appoint niya tayo. Ibig sabihin, may gagawin tayo. And appointed you so that, sabi niya, you may go and bear fruit. You will go and bear fruit. Si iba po, sabi niya, so that you may bear fruit. Kaya nga po, pag sinabi niya, you may bear fruit, sabi niya, pinili kita at pinagkatiwalaan kita, inatasan kita, sabi ni Lord, so that you may bear fruit. Kaya po, nasa sa'yo yung gusto mo mag-bear fruit ka. Kasi yung iba, kahit pinili ng Panginoon, pero kung ayaw nilang mag-bear fruit, kapatay kang bata ka.
Dahil nga sabi nga po sa ibang verse na yung sa olive tree na yung hindi nagbubunga, tinanggal ng Panginoon, eh olive tree sila. Tapos kumuha siya ng ibang branch, tapos dinikit niya doon, grinaf tayo doon sa, kung sa source si Jesus Christ as our Savior para magbunga. Eh pag hindi daw po nagbubunga, tinitrim daw niya ni Lord. Kaya sana po bumunga tayong lahat at piliin nating maging mabunga para sa Panginoon. Sabi, so that you may bear fruit. Fruit that will last. Ibig sabihin yung bunga natin ay hindi pansan man mandali lang, kumbaga pansaman tagal, yun that will last forever, for eternity. Kaya po, yun yung isa sa verse na pag nagsaserve ka, tatandaan mo yun, that yung pagsisilbi po natin, magbubunga po yan. At walang sayang pagka ginawa natin yung service natin para sa Panginoon, para sa kalwalhatian niya. So, ayun po, apat na. And last, you were made for a mission. Sabi niya nga po, eto, ay, before pa po nun, may take note pa po ako sa pagsiserve natin. Pag nasiserve po tayo, alam niyo po ba na pinapasaya natin ang Panginoon? Sabi po yan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12. Sabi niya, this service you perform not only meets the needs of God's people. O, ito mo, hindi lang dahil may pangangailangan talaga sa pamilya, sa kapwa natin mananampalataya, at ganun lalo na sa mga hindi pa naniniwala o napapalayo sa Panginoon. Sabi niya, not only meets the needs of God's people, but also produces an outpouring gratitude of God. Kumbaga, ito pinapakita natin yung very thankful tayo sa Panginoon. Dahil pag thankful ka, mahiya kang walang gawin eh. Eh pag hindi ka thankful sa binigay ng Panginoon sa iyo, siguro sitting pretty ka na lang, okay na ako. Pero hindi, pagka talagang sobra kang nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay niyo at naintindihan niyo kung paano talaga yung pagmamahal ng Panginoon, promise, hindi po kayo tutunga nga lang dahil gusto mo talaga na magpasalamat sa Panginoon through service, through serving others, through sharing His word, yung katotohanan sa ibang tao. And last, ito na po, you were created for a mission. So, ito na po yung sinasabi ni Ate Ems na, ano po ba yung mission natin? To evangelize, di ba? Evangelize, to share. Hindi po tayo magtatapos na sa atin-atin lang at hanggang dito na lang sa mga nananampalataya lang, kundi mission po natin is for the unbelievers. Mission po natin sa mga hindi pa nakakapakilala sa Panginoon, kaya to evangelize. Dito po makikita yung question of commitment. Mahirap po talaga. Siyempre, pangalawa, yung very critical po, yung paano tayo namumuhay para tayo mag-evangelize ng iba. Ano po ba yung passion na binigay ng Panginoon sa inyo? Ano po ba yun? Yung magbibigay po talaga siya ng something na magbuburden sa heart ninyo eh, na the group of people na i-reach out mo. And last, sabi niya, note that God will give you group of people that you will focus on reaching. Kasi yung passion mo na binigay ni Lord to share with the world. Ano ba yung passion mo na sinasabi ng Panginoon o yung burden na binigay sa'yo? Tulad nga po sa akin, talaga, marami pong ministry, pangba, the gift of, yung sa music, gusto kong kantahan ang Panginoon, pero gusto ko rin yung mag-share sa ibang tao. Pero alam niyo po, yung pinaka-passion na binigay talaga sa akin ni Lord to reach is the children. Kaya yun po talaga yung mula noon hanggang ngayon na puso na binigay sa akin ni Lord para i-reach out ay ang mga children. Kaya nga po, sabi nga, yun yung napakatagal na makita yung fruit. Pero, hindi po tayo magsisisi kahit gaano katagal. Kasi nga, yun naman po yung tawag natin eh.
just do our best. Yung growth ng mga batang yun o yung growth ng group na sinasabi ni Lord sa inyo, si Lord naman po ang gagawa nun, hindi tayo. Ang trabaho po natin, gawin po natin kung ano yung binigay na burden sa atin ni Lord. Yung passion natin, kung paano tayo sinip ni Lord para sa mga grupo ng tao na yun. Kaya gawin nyo lang po. Just do it for the glory of God. And one day, makita na lang po natin yung bunga. At alam nyo po yun, hindi natin masusukat yun. Na, ayun na pala yun, Lord. Thank you, Lord, kasi naging parte ako ng buhay ng batang yan. Naging parte po ako ng growth ng batang yan. Yung kahit na makita mo na sumimplang yung mga iba, makita mo isang araw, nakatayo na rin sila. At sumusunod na muli sa Panginoon. Dahil sabi nga, the word of God, hindi yun papapupunta lang sa isang tao at walang mangyayari. God's time. God's timing. So, yan po. Mga kapamilya, ito po yung final words na siguro gusto mong sabihin din ni Sir Rick Warren and kami rin po sa Church on the Hill Christian Community. God wants to use you. Totoo po yan. Sana po sa buong topic natin for 40 days, naniniwala po ako na hindi man po dire-diretso yun na nakasama namin kayo, pero yung mga part na kung saan nakikinig kayo, yung word po ni Lord, it is so powerful na siya po yung mag-perk up, yung mag-kukos ng passion sa puso ninyo para kumalaw tayo para sa Panginoon. Nagamitin po natin yung buhay na ito para sa kaluwalhatian niya at sa Kanya lang. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 26, "The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Ang tanong po, gusto niyo po ba talagang magpagamit sa Panginoon? Kasi po yung buhay na a life na dedicated to God, yun po yung totoong buhay. Doon nyo po makikita yung totoong buhay, yung nakita nyo yung purpose nyo, nakita nyo yung dapat nyong gawin. Hindi ko mo siya, alam nyo po yung secondary na lang po yung, Lord, ito yung plano ko eh. Resign nyo po kung ano yung, alam nyo yung may mga plano tayo sa buhay, pero dapat daw po yung plano natin sa buhay susunod sa plano ng Panginoon. Bawa, gusto mo rin mag-asawa, pero dapat susunod yun sa plano ng Panginoon na nag-asawa ka, pero yung kasawa mo magiging kasama mo doon sa pinapagawa ng Panginoon. Bawa gusto mo maging nurse or doctor, gusto mo yun, pero yun ba talaga yung purpose ng Panginoon? Kasi gagamitin ka sa maraming pasyente para maniwala sila sa Diyos, that you will be used as God's hand para ma-heal yung mga taong yun. Ay, gusto ko maging engineer. Kumita, business, pero yung business na yun, secondary lang. Pero gagamitin yun sa God's plan, kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo sa mga biyayang yun. So, God should be the first. God's plan should be the first before our plans. Pero isa lang po ang ano dito. At uulitin ko pong muli na we are just given a limited time sa buhay na ito na bigay ng Diyos. And we pray sa Church on Hill Christian Community na itong mga lessons of life po para to know your purpose will be part of your growth na oo nga. I will serve. I will go and serve the Lord. Yun lang po, kapamilya. We pray po na after this, magkakaroon po talaga kayo ng mission. Yung mavivisualize nyo po na isa ka
sa pamilya ng Panginoon na gagalaw at hahayo to worship, to disciple, to fellowship, to evangelize, and to minister to others. Kaya yun, hanggang ngayon, hanggang dun lang po tayo, at nawa po si Lord na po ang magpala sa inyong lahat. Go and serve the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. And ganun din po sa ating mga kapwa. At hindi po yung to disciple na not just to baptize them or to evangelize them, but also to teach them. Diretso tayo hanggang sa huli sa pagdating ng Panginoon. So maraming salamat po and good morning po sa ating lahat. Pray na po tayo. Lord, 40 days, alam po namin na special days po yon para sa aming lahat, Lord. And you will transform us, Lord. And you will remind us, Father God, to be used by you. Lord, this is who we are, and we thank you for choosing us, for trusting us, Lord, na we can make a difference, Lord, and being part of your kingdom building, Father God. Tulungan niyo po kaming lahat, Lord, na to start na mag-stand up, Lord, for your word, and to serve you with all our might, Lord God. To be committed until you come. And pagdating niyo po, Lord, sana makakaharap kami sa inyo. That we live a life, Lord, that glorify you. A life with a purpose. Love you, Father God, for all the teachings, for all the truth, and for all the promises, Father God, na natutunan namin. Kayo na po mag-empower sa aming lahat, Lord, that we are appointed to bear fruit, the fruit that will last forever. We ask this, Lord, in the most powerful name of Jesus. Amen. Good morning po!